Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at wabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hanggil sa issue ng OBP budget, we voice to Congress and Senate to give OBP 2.0 billion budget proposal. Yan. Ang OBP budget proposal na 2.03 billion ay hindi inaprobahan ng Kongreso. Bagkos ibinaba nila ito to around 733 million more or less at inilagay sa DSW at DOH budget ang binawas nito. So yun yung issue na ating tinunghayan regarding sa OBP budget. So nagkasabonas tayo sa ating Kongreso, Senado na suportahan yung budget ni VP Sara at ibigay yung 2.03 billion at hindi na ito kaltasan sa anuman ang inyong kadahilanan. Ngayon, according to Kongreso at Senado ay hindi na ibigay ng OBP ang mga dokumento na hinihingi nila para sa mga naggasta sa pondo nito at sa ngayon ay iniimbestigan pa itong budget nito na ginugol para sa bayan na tila questionably beyond according to our mambabatas. So, sa ngayon, nakakulong sa Senado for contempt ang staff ni VP Sara. Ngayon man, sinumahan naman siya ni VP Sara doon at meron na naging pangyayari. Siguro kahapon. Kahapon yata yun na may pangyayari na nagkaroon na ng kumbulsyon yata yung kanyang staff doon at gusto nang ikulong doon sa correctional mismo. Nagkaroon na ng pagbabago yung usapin doon sa pagkukulong sa Senado noong mga nakukuntem ko. Diba? Parang ang kanilang dahilan ay security reason. Bakit wala bang security yung Senado? At hindi ba ito ay hindi pa naman contempt of court doon sa ano yung usapin doon eh, bakit ilalagay sa correctional. Dapat doon lang siya sa Senado kaya nga mayroon doon inilagay na mga pag ikukustodyan ng mga nagkakaroon ng mga pag-contempt doon sa hearing. So doon dapat nilalagay, hindi doon sa custodial ng ano ng correctional at hindi naman siya ang tawag dito. Wala pang ano kahit contempt of court pa rin, wala pa namang sinasampang kaso sa kanya. So ang Senado ay pareho ang rekomendasyon sa budget ng OBP na nasa 700 billion o more or less 703 billion na lamang for 2025 budget. Yan. Ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bandang. Sa isyong ito ng OBP budget at ating pagsasabosis sa Kongreso at Senado na taasan at ibigay nila ang 2.3 billion budget na proposal na hinihingi nito. So yun yung may detalyadong pagugula ng mga pondong ito na inihain nila. So yun. So ang boses natin ay as well stated, suportahan bulagang suboses tayo sa Senate and Congress na suportahan nila yung budget noong OBP para sa kanyang para sa kanyang serbisyo ng ating Office of the Vice President at magawa niya yung kanyang mga programa para sa bansa na from this budget. Hindi naman kasi siya makagagalaw doon without this kind of budget. Hindi naman siya tutumama roon para hintayin na mapalitan yung presidente. Di ba? So, kinakailangan ay pagpunctionin siya for with the budget. Hindi basta mag-uutos siya doon sa mga ahensya
or opisina para gumalaw, di ba? So he will yung opisina niya ay gagalaw according with the budget, hindi ba, sa mag-utos at suporta din sa ating pangulo sa administrasyon. So dapat ay maging fair na ibigay yung hinihingi nila dahil yun yung angkop na kanilang ibibigay na servisyo. Kaya nga mayroon tayong budget. Ibig sabihin, detalyado na nakalagay ito kung para saan yun. So, kung bubusisiin nila yung detalyadong budget, okay, malino naman agad kung ano yung nakasaad doon. O para saan ba ito? Di ba ni-interview nga? O para saan ba ito? Ganyan, ganyan, ganyan. So ngayon, ang nagiging problema, akal na lang dahilan, eh, yung pinagugulan nila nakaraan. O, yung budget mo nakaraan, saan mo ginastos? Makatila yata, bakit parang merong questionable expenses at hindi mo binibigay yung mga dokumento where you spend the budget of the people na ganito ka laki. Halimbawa, why you spend it like that in a simple, sabi nga rin isang mababata, bakit na-spend mo ganito ka lang pera sa isang araw na hindi mo naman madadala doon? Pwede ka mag-spend ng napakalaking pera sa isang araw na hindi mo naman kailangang ipadala doon sa pumagitan ng magbabiyahe ka. Eh doon sa cash transfer, ano tawag dito? Sa cash transfer o sa mga padala, pag papadala mo yung bawat mo, isang araw lang kahit yung kung budget ng OVP, pwede mo ipadala doon. Diba? So it is all one day expenses. Baka bobo naman ng ano. Hindi naman sa ganun, pero kung yung titingnan, you can spend a lot of money in one day. Sa ganung klase, hindi mo na kailangan puntahan pa yun. Pariabot mo ng cash mo. Doon na lang sa LBC, pwede mo na ipadala sa buong Pilipinas yung pagpupunta mo. Ikaw may mga opisina ka naman, diba? Paglalaga ka mo. At kahit hindi na kasi telepono ko, one day. 1 billion expenses for the OVP. Papadala sa lahat. Diba? Pwede naman, diba? So, hindi questionable na gumastos ka ng 100 million sa isang araw for the good project. Ang tanong, good project ba yung ginastos? Yun lang yun. So, sa mandato ng OBP, ang 2.3 billion ay makatutupon sa servisyon na may paglingkod nito sa taong bayan at hindi na dapat pa itong pagtasan. So, ang servisyon nito sa pagkakawang gawa kagaya ng DSTOB ay maraming pagugulan mula sa nais na paglingkod ng OBBC. Base sa information sa ating bansa at hinahayal nitong budget details. So sana ay doon sa ating mandato ng ating OBP at kung ano man yung functions na dapat na itong gawin. So malaking bagay yung kanyang budget and fairly dapat na ibinibigay ng ating pamahalaan, Kongreso at Senado para yung OBP mag-function na maayos. Diba? Mayroong fair budget na dapat talaga nilipay. But you think that 700 million is a fair budget para makapaglingkod yung kanyang opisina? Kung pwede nakatunga nga lang siya ron o magtutulong sa bahay bilang vice president. Hintay mo kung saan mapunta yung presidente para mag-function ka. Ganun yun, di ba? So, kapasyon ka lang kapag ng ibang bansa yung presidente. Ganun. Diba? So, mayroon siyang dapat na gawin. Lalong-lalo na yung welfare of the people na pag-uugulan ng kanyang mga budget at iba't ibang mga ikaunlad, peace and order, at pwede rin siya maging gabinete. Siguro ay gawin ng ating BP Sara, ating solution, ay mula, kung dati siya ay nasa DepEd at nag-retiro siya doon, i-assign ulit siya sa ibang opisina bilang gabinete ng ating administrasyon at lalo siya makipagtulungan sa ating administrasyon para mag-function ito na maayos at hindi yung nagkakaroon sila noong likwaan o whatsoever na pinagmulan ng kanilang nagiging diskusyon ngayon. So dapat ay magtulungan pa nga sila para sa bayan. So yan ang ating boses sa kanila. Ay hindi dapat magkaroon sila ng anong bang uri ng mga discussion, kundi yung labanan ay sa election lang, na ibig sabihin ay sa balota,
hindi doon sa kapag naglilingkod na, dapat muknod na yung ating nasa pamahalaan to serve good. Ano man yung layunin na gusto may paglingkod, so meron naman tayong demokrasya para mas ibang dapat ay magbuklod para makapaglingkod ng lupos. So, at hindi nagkakaroon ng hidwan. Kasi kung ganun, na block yung services ng government, kung nagkakaroon ng banatan doon sa kanilang political career o kanilang pagsiservisyo at lalo-lalo yung budget. So sana walang ganun. Yan ang nagiging problema nga daw dyan sa Senado, Kongreso, pagdating ng mga budgeting, ng mga opisina. So may politika, lalo-lalo na sa linya. So make it fair in the budget ng bawat mga opisina. So maging fair yung ating Senado at Kongreso na yung giving fair budget sa ating OBP na masyadong pinupuntira siya, kagaya ni Senator Mantiveros, masyado niyang yung kanyang may halong pangupolitika, yung kanyang pag-audit o pag-imbestiga ng mga pinagubulan ng pera ng OBP. At nasa Kongreso, yun, yung Senado Kongreso, masyadong may halong pamumulitika yung kanilang pag-audit. Simple to audit. Tanong mo, saan mong ginastos yan? Check it out. Bakit? Kung ano-anong mga kakaiba, mga animoy, nagagalit na ano. So, ang bawat sentimo na budget ay mahalaga, syempre, and it should be accounted for. At baka siguro na ito ay napunta nga doon sa wastong paglilingkod sa taong bayan. Okay, manda akong patas na i-audit at alamin yung mga pinagamitan. So, napakasimple lang alamin yun, di ba? Yung mga paggagamitan na yun. So, audit, i-audit nila na maayos yun at yun, syempre, naturally, syempre, ipapakita ng ating yung account, yung pag-accounting ng kanilang mga dinastron. Syempre, magpasok na ito ang disbursement ng OBP, diba? So, ating tinungayan ng isang pagpapahira ng DSD by Judy na itong mga street people ay huwag palimos ang bagkos, bigyan ng kaukulang pagtulong. So, merong yung ating tinunghayan natin, may isa tayong tinunghayan na programa ng PSWD na yun daw mga kabataan, yun daw mga nagpapalimos, huwag daw palimusan. Bagkos, sinasabi niya na tulungan ito sa pamamagitan ng isang mahuhusay na pagtulong. Paghango sa mga namamalimos at hindi sila palimusan, lalo na ngayong Pasko. So, ngayon, ang nais natin na isa boses sa DSWD at OBP, Office of the Vice President, na magtulong sa pagtulong sa mga street people or homeless na sila ay magkabahay, mabigyan ng trabaho at mapag-aaral yung mga batang namamalimos o nasa lansangan. So kung ito ay tutulungan ng OBP sa maliit na budget, ay hindi nila ito matutulungan bilang parang isang ina ng mga ito or bilang trabaho nito as a nagpo-provide ng welfare of the people. Aside from DSWD na sila ay gumagawa para sa welfare of the people, ganun din yung DSWD, ang OBP, para makatulong siya doon sa mga iba't ibang serbisyo ng ating pamahalaan para sa welfare. Tumutulungan yung OBP tsaka sa DSWD for the budget given to them. At hindi yung ang ginawa din ay Iberte doon sa ano, para sa isang kanilang proyekto. Di ba dapat ibigay yung proyekto para doon sa proyekto ng DSWD ni sa OBP para sa OBP. May kanya-kanya silang programa at magtulungan sila sa ilang programa para sa welfare na kanilang mga mandato. So kagaya noon, yung namamalimos na yon o halimbawa, anong gagawin nila? Magtulong sila na magkabahay yun. Magtulong sila magkatrabaho at yung mga bata ay makapag-aral. Ngayon, di ba dati, si BP Sara nasa DepEd. So ngayon ay mayroong programa siya doon, binibigyan niya ng allowance o para makapag-aral. So dapat siguro magtulong yung DSWD at OBP. Ang problema kasi natin ngayon yung mga bata, elementary, secondary hanggang college, hindi sila makapag-aral kasi mahirap. Walang pangkain. So magtatrabaho na lang sila para kumain sila kahit bata pa sila. Diba? Tutulong sila sa magulang. So ngayon hindi sila makapag-aral. So
So ngayon ay kahit libre yung pag-aaral, hindi ka makapag-aaral kasi wala ka namang pangkain. Ni pamasahe sa doon, wala. So ngayon siguro, ang ating proposal sa government, the intergovernment, and that offices of OBP and DSWD, kung sinong bata na makapag-aaral na swibol, ay mabibigyan ng allowance ng ating estado para sila ay makapag-aaral. So yung, or else, the double effort of our state para mabigyan ng trabaho. Lahat kung hindi kaya bigyan ng trabaho at nandun lang sa pantawid ka pamilya at iba't ibang mga ayuda, so siguro bigyan ng programa hanggat hindi nabibigyan ng full job employment ng bawat Pilipino, standard pa, ay ganoon. Bawat batang isisibol na mag-aaral, so under the state, pag-aaralin sila. Parang pinasok mo siya sa ating, halimbawa, PMA, PNPA, from doon mag-aaral siya buong kolehiyo. Libre lahat. So ngayon ang programa, yung mga bata, halimbawa elementary to secondary, aside from iba yung sa colleges eh, sa Department of Education budget, meron na kasi ngayon ganun doon na pwede ka na para may nangangasera ka na sa isang kolehiyo kagaya na sa UP at saka sa PUP. So ngayon, kung ikaw ay po pwede makapag-aral na doon ka natitira, palahat ka na ron. So ganun ang gagawin, halimbawa isang bata, pag-aarali ng estado mula hanggang para makapag-aral sila. So halimbawa isang bata may budget 3,000 pesos from elementary to kung sino yung mga indigent talaga na dapat budgetan. For every, sa yung pantawid ka pamilya, meron silang binabudget pero hindi sapat yun eh. Para mapag-aral yung mga anak ng mga walang, hindi makapunta ng eskwelahan dahil nga sa sila ay wala nang makain, di ba? Tapos yung mga yung mababang sweldo hindi pa makaabot sa minimum wage. So siguro yung estado ay magawa ng programa at ito ay ilagay sa pangangalaga ng opisina ng OBP or sa ating DSWD or DepEd kapag halimbawa yun yung programa na para mapag-aral yung mga bata para matulungan. So budgetan siya, 3,000 every children. So kapag ka-qualified ka, may 3,000 yung pamilya mo for every children na kapag-aaral ka. Yung DSWD, magkano lang yung binibigay nila, no? Para yung mga bata ay matulungan, hanggang tatlo yata yun para makapag-aaral. So siguro, dagdagan pa with the help of the OBP or the state para ang bawat bata ay bibigyan na pagkakataon na makapag-aaral sa pamamagitan ng tulong doon sa pamilya, sa mga magulang. So ibig sabihin, ay mangangalaga yung mga magulang na para sila nangangasira. Mapapag-aaral nila yung mga anak nila with the help of the state. Diba? Maliit yung ano eh, yung binibigay ng DSWD ron eh, yung parang sila ay binibigyan ng per children 500 pesos yata para makapag-aaral or libre sa edukasyon. Mahina yun eh, yung binibigyan yung para mapag-aaral at makapag-eskwela yung mga bata. So, saasan nila with the help of the doon sa dalawang ahensya na yun or doon sa tatlong ahensya na yun, isa sa mga dapat na gawin. So, yun ang bonus natin doon sa ating pamalaan. Pag-ibayuhin yung programa ng pantawid kapamilya na yon na nagbibigay sila pa for every children para makapag-aral. So, taasan. Kasi, yan ang problema ng ating lipunan. Hindi makapag-aral kasi nga walang pera. Nahihirap, walang trabaho. Yung trabaho, hindi pera. So, ang kailangan ay mabigyan ng trabaho, wala nang trabaho maibigay. Di ba? So, kailangan, hanggang di naabot yung full employment, doon ka muna. Pag-aaralin ng estado, di ba? Parang pinag-aaral ka na doon sa PMA or PNPA. Shoulder na nila lahat doon, di ba? Okay, ganun din yung mga bata, di ba? That's a big privilege na bibigay sa lipunan ng Pilipino. Maganda yung proyekto niyo kung sana ay matutulungan. So, ngayon, gayun din, channeling the OBP budget to DSWD sa binawas dito ay hindi naman ito fair. Why not make it fair na maibigay ang budget nito at magtulong sila ng DSWD in social services function. Diba? So, huwag kaltasin yung kung ito pa yung trick para saan yun. Huwag kaltasin yun. Ibigay doon sa DSWD ang sa kanya, sa OBP ang sa kanya. Ngayon, magtulungan sila sa welfare kung paano pagtutulungan nila. Kagaya ng binigyan natin ating sinabi na mga maaaring may tulong yung mga bata para makapag-aral. Shoulder na muna naman kasi wala pang yung mga magulang nila yung mabigyan ng full employment, standard salary, or negosyo na tutugon doon sa kanila pang buhay. Diba? So, yun.
maraming proyekto na magagawa yung ating OBP, particular social services ito at ayudahan ang ibang hindi naabot at naibigay ng mga ayensya ng pamana. So, diba? So, yung OBP, malaki ang magagawa kung talagang ito ay pagpapangtingin. Lalo na magaling ang OBP at magpo-programa ng mahuhusay with the staff nito. So, makapagsasagawa yan ng mahuhusay ng mga proyekto at pag-unite ng mga ahensya para ito ay bigyan ng kautusan to for the good welfare and everything na makapagpapahusay sa ating masa in supporting our administration. So, dapat ako supportahan yung OBP at administration para maging strong yung ating bansa. Ngayon, kung at iba't ibang mga opisina sa Kongreso, Senado, kung pag-away-away sila ng personalan, nakaantala yung servisyo. So, dapat, andun yung demokrasya sa Kongreso o sa ating pamalan na ano ba yung dapat na magpapairal yung the majority should implement. Diba? Ganun kasi simple yun. So, sa gabay ng Banal na Santa Maria ay suportahan ng ating pamalan at lahat ng opisina ang OBP at makapagunit ito ng ayon sa mandato. Sana yung mga pamalan, pati si Pangulong Marcos, suportahan na niya itong OBP na maibigay yung budget para hindi na nagkakaroon pa ng mga cheche mo rin. Pati sa Kongreso. Ayan. At siguro naman ay bakit nagbabanggaan si Congressman Romualdez sa kasi OBP. Kaya kung nangangarap sila na parehas na sila ay ngayon pa lamang, ay napakalayo pa nung kung sila magbabanggaan sa pagka-presidente, huwag na sila mag-ano. Sa balota na lang sila magkaroon ng labanan at hindi doon sa ano sa kanilang mga political na mga career. 'Di ba? Walang parang nonsense na sila ay parang gusto magbangayan yung Congressman Romualdez tsaka si BP Sara, 'di ba? Layo pa ng election para sa pagka-presidente. Ngayon nagtirahan na lang sila. Isang tabi muna nila yung kanilang political ambition kung gusto nilang maging presidente. Servisyo sila ng uso sa bayan ngayon. Maging pair sila sa bawat isa. So pagdating ng election sa 2028 sa pagka-presidente, sa manood na lang sila maglaban at mangampanya sila fairly with each other na maayos. Diba? Simple yun. Hindi yung puro kung ano. Ngayon sa Senado siya, napakasimple lang naman yung pag-audit ng bawat mga ganun politika pa, di ba? Mahirap yung ganun. So, hindi nakapaglilingkod yung ating mga opisyalis na pamalaan in full services kung nag-away-away kayo dyan, di ba? So, dapat magkaroon kayo ng unity yung ating pamalaan to have full services. Ngayon, kung magkakalaban kayo, yung nakukuha ng tao hindi full, di ba? So yun, muli maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang bansa at pamalaan at ang mga mamamayang Pilipino. Yung pamalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, mapayaran ng patas ng ustisya, iwasan yung pang-aabuso, korupsyon, katiwalian. Yung mamamayan, sumuporta sa pamalaan, sa mabuting mamahala, patas ng ustisya, karapatan ng tao. Mapayaran ng mabuting pamamahala. At iwasan yung paggawa ng krimen, panglaban sa pamalaan at bakos ay mamuhay tayo ng mapayapa, maunlad. Sa lahat, makapananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos, ano bang reliyon na ating pinapanampalatayahan ng magaan at maunlad. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you. Sana nakapagsabos naman ang human rights promotion sa ligong ito hindi sa karapatang mga tao na ating tinungayan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.